Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsisimula ng 2023 National Tax Campaign ng Bureau of Internal Revenue sa Pasay City. At sa kanyang talumpat, kinilala ng Pangulo ang tagumpay ng BIR nitong nakaraang taon, lalo na sa pagpapatupad ng Run After Tax Evaders. Si Alan Francisco sa detalye. Rise and shine, Alan! I also, furthermore, challenge the men and women of the BIR to work towards further gaining the confidence of the public in the tax system by upholding the highest standards of integrity, professionalism, and competence in the performance of your duties. Hinimok ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang Bureau of Internal Revenue o BIR na paigtingin ang integridad at profesionalismo para makuha ang tiwala ng publiko sa sistema ng pagbuwis sa bansa. Sa pagdalo niya sa 2023 National Tax Campaign kick-off ng BIR sa Pasay City, tiniyak ni President Marcos na nakasuporta ang kanyang administrasyon sa BIR. I assure the BIR that this administration will always give its support in your aspiration of developing a country that is conducive for employment opportunities, financial investments, and institution building. Kinilala rin ng Pangulo ang accomplishment ng BIR nitong nakaraang taon. Partikular, ang pagpapatupad nito ng Run After Tax Evaders kung saan 15 kaso ang naisampa sa Justice Department na nagkakahalaga ng mahigit sa 5 billion pesos na tax liability. Kasama rin ang mahigit sa 30 kaso na inihain sa Court of Tax Appeals. Kamakailan lang din, mahigit sa 70 criminal complaints kaugnay ng tax evasion ang naisampa sa DOJ. May offline kandado program din ng BIR bukod sa pinalawak na tax base ng bansa sa pamamagitan ng aggressive tax compliance drive. Ang datos na ito ay matuturing na remarkable increase ayon kay President Marcos. That growth represents a remarkable 13% higher than the BIR's own target of 3% for the year and covered around 5.2 million business taxpayers. Pinuri rin ng Pangulo ang BIR sa paggamit nito ng makabagong teknolohiya upang makamit ang mas mabilis, mas epektibo at mas reliable na tax collection sa tulong ng Digitalization Transformation o DX program. Kabilang dito ang Internal Revenue Integrated System, One-Time Transaction o E1Net System at iba pa. Sa tanong naman ng media kung ano ang reaksyon niya sa panukala ni Congressman Joey Salceda na gawing 25% ang buwis sa mga luxury goods, sagot ng Pangulo, well, I think because right now the tax on luxury goods only covers very specific items, and luxury goods, as those who have put in some study on this know, hindi nagbabago ang demand niyan kahit anong sitwasyon. Palagay ko naman it's reasonable we will tax the consumption side of those who are consuming luxury items. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.